Sinong sumundo dito kay Joy-Joy? Tatay. Wala na pala kami dito bibisitahin, baka sa susunod. Ikaw rin, kukunin ka na din, pupunta ka na din dun. Ano pakaramdam mo naman? Wala naman si Joy-Joy. Ano pakaramdam mo? Malungkot po. Good day po sa lahat ng manood natin. Napakaganda na naman ang panahon na binigay sa ating ngayong araw. Nandito kami kina Joy-Joy at Herlyn kasi hindi ko sure kung may 3 to 4 days na tayo dito hindi nakakabisita. Kasi nga, alam nyo naman na si Commander ay pinag-vlog din natin. Kaya yun, basta marami din tayong pinupuntahan na iba. At yun nga, sinasamahan pa namin ng pag-scouting ni Rans. Nag-scout kami sa mga lugar-lugar para nang sa ganun may scout tayo, ready na napupuntahan na lang natin. Okay, hindi dito tayo kala Joy-Joy at may dala kaming mga pasalubong din sa kanila para nang sa ganun ay pandagdag sa pang-consumo nila. Kasi nga nakaraan nakita nyo naman wala silang bigas at binigyan lang natin sila ng cash para nang pangsamantala makabili. At nangako ako na pagbalik ko, may dala na tayong bigas para sa kanila. Yan, dito may dala kami dito. Yung isa dito, may pagbibigyan din ako nito. Pinapabigay din tayo ni Commander. Lagay muna natin dito. Okay, ito muna yung buhatin natin. Ito isa. Sa mga groceries din. Tara. Buti na lang, maganda yung panahon. Ito lang naman yung sabi ko, lagi namin hiling sa araw-araw na ito. Nagbigyan lang ng magandang panahon. Ayos na kami. Bless na kami din. Bless na para sa akin. May tao kaya dito? Kami tao. Sabi sa amin walang tao dito. Umalis na daw kayo. Nandito pa pala kayo. Si Ate Joy-Joy asan? Ha? Si Ate Joy-Joy? Wala. Nasaan? O tama nga pala ako. Wait lang, buksan natin yung ilaw. Kamusta muna? Bago ko tanongin yan, kamusta ka muna? Para lungkot-lungkot mo. Ha? Bakit? Ba't parang lungkot mo ngayon? Ha? Ano nangyari? Bakit? Ano nangyari? Bakit? Ha? Sinundaw mo mga tabang. Bakit daw? Ang sinundaw mo pa. Nakakakilala sa'yo. Nandun po muna siya. Pinaghiwalay kayo? Kailan pa kinuha si Joy-Joy dito? Ha? Seryoso yun? Baka ako ang pinaprank nyo? Hindi po. Ha? Kinuha naman. Ibabalik din po. Mga atay sa araw po. Sinong sumundo dito kay Joy-Joy? Tatay po. Gabi, chinichamba ko lang kanina yun. Hindi ko in-expect na legit pala. Seryoso, hanapin ko muna. Baka nandito. Joy-Joy? At dito nga ay nang tingnan ko ang paligid ng kanilang tahanan ay nalungkot ako dahil wala nga akong nakita na Joy-Joy dito na marahil ay totoo nga sinasabi nila na umalis ito at kinuha ng kanyang tatay. Kumusta ka naman? Okay lang po. Ha? Okay lang po. Malungkot si Herlyn ngayon, oh. Kinuha daw si Joy-Joy ni Papa nila. Di ko alam ba kasi si Joy-Joy daw yata yung nakakilos doon. Nakakilos yun na, kay ikaw ngayon may kailangan kay Joy-Joy. Dahil siya yung nakakilos. Ikaw ngayon may kailangan sa kanya. Nainip lang ko si tatay. Si tatay mo yung nainip? So, kami dalawa. Gusto naman po sa nung kami dalawa na doon. Sabi ko niya, mga pwede naman sabi ko. Kayong dalawa yung kukunin?
Yari. Wala na pala kami dito bibisitahin. Baka sa susunod, ikaw rin, kukunin ka na din. Pupunta ka na din dun. Adi, puntahan niyo ako dun. Parang lalo kami na palayo. Parang palayo kami ng papalayo, ah. Oh. Pero kung talagang kinakailangan kukunin kayo ni Papa mo, wala naman problema. Bibisitahin para naman namin kayo dun kahit malayo. Willing naman kami magbiyahe. Tsaka may plano din naman kami maglipat sa Quezon nga. Pwede, pupuntahan namin kayo doon. Mm-hmm. Kailan lang sila umalis? Papuntang Quezon? Sa araw po kasi po. Yung birthday po kasi si Lola. Lola mo? Buhay pa baga ang Lola mo? Opo. 84 na po siya. Malakas pa? Kahapon pa. Opo, kahapon po. Hindi ko in-expect pagdating ko dito eh, ano? Wala pala si Juju. Dapat pala pumunta tayo dito nung isang araw para napigilan natin si Papa mo. Mhm. Nag-birthday po si Lula eh. Okay. Si, ano, si Kuya Ariel, asan ngayon? Ayun po, nanggagawa po ng, ano po, ng manukan po, para kung pag may doot po siyang tira eh. Sabi na gusto po ata. Nagagawa ng manukan? Yung pong ano, ng birthday po ata. Nang? Yung pong 45 days. Ah, mag-aalaga siya ng 45 days. Mm-hmm. Oh, may kabit na pala yung ano-ano. Ito ba bago na? Parang bago na ano? Opo, bago na po. Opo, pwede na pala natin tumbilhan ng net. Ano? Mm-hmm. Para nasa ganun eh, mas matibay. Sige, yan mo at ano. Sa susunod na balik ko dito, may dala na akong net. Pero kailangan malaman ko yung sukat nito kasi baka mamaya kapos yung bilhin ko ano. Mm-hmm. Ano? Dapat may makapagsabi sa akin ng sukat nito para po nasa ganun mga kababayan. Malagyan na ng net. Tsaka mas malinis yung tingnan kapag nasa labas. Mas maganda, wala siyang mga sobra-sobra. Ganun. Tsaka bukod doon mas matibay. Mm-hmm. Eh, dito ka na natutulog? Opo. Ginawa mo na po ni Kuya Lilian. Hmm. Ano pakaramdam mo naman? Wala naman si Jojo eh. Ano pakaramdam mo? Malungkot po. Kuya, pinapaano po pala niyo, Kuya Ariel, yung ano? Ano pong? Pakayo na lang po ay 3,000 na lang daw po. Dito sa Bubong? Opo. Okay. So, ayun. Si Kuya Ariel kasi yung nagawa na itong Bubong nga nila. Para na sa ganun, may kikitain din si Kuya Ariel. Kahit na bahay nila ito, eh, syempre kailangan din niya ng income. Kaysa na nga naman kumuha ako ng gagawa na iba, mm-hmm. eh, ibabayad ko din naman dun. Di kay Kuya Ariel na lang siya na lang gumawa. Mas pag-aayusin niya pa ito kasi bahay niya ito. Opo. Sa kanya na lang tayo magbabayad. So 3,000 daw yung ano yung kailangan na bayad sa kalahatan na ito para kay Kuya Ariel. Okay. Kasi po pag sa iba na po ay mahal pa po ang kawayan. Nasa 2,000. O kawayan pa lang yun. Eh ito si Kuya Ariel na inunguha, di ba? Opo, 200. 200 po yung ng kawayan po. Alam nyo ba sa Isabela, mga kababayan, hindi binabayaran ng kawayan dun. Hindi dun pinapansin ng kawayan. Kasi wala naman kasing paggagamitan, ganyan. So, dito sa atin, talagang napakahalaga ng kawayan. Kung may kawayanan ka, eh, kikita ka na. Pero sa Norte, sa walang... dami. Ha? Sa Lopez. Sa Lopez. Opo. Binibili din dun ang kawayan. Hindi po. Hindi rin pinapansin ng kawayan dun. Opo, kinukuha na lang po ng mga tao doon. Ganyan din, ganun din pala. Dami din. Akala ko sa Norte lang yun. Dami, kuhaan. Akala ko sa Norte lang may ganun na hindi pinapansin yung kawayan. Kala Jojo, ay kala Herlin din pala. Parang naninibago akong wala si Jojo, ay wala akong katabi dito. Hindi ako sanay na wala si Jojo. Pag napunta dito kasi sanay ako nandito yung si Jojo. At saka ano din, nakakamiss din yung tawa kasi ng tawa si Jojo. Akala mo, laging nakainom ng 4. Okay, so yung mga kabayan, eh, wala tayong magawa kasi kailangan si Jojo siguro namiss din ng tatay. Ng tatay niya. At bakit trans? Itatawa ka? Tumatawa ba si Herlin? Baka pinaprank lang ako nito mga ito ay. Tinan ko nga, baka nagtatawa. Ito, matawa nga.
Binaprank niya yata ako. Hanapin ko nga din sa loob. Wala ako. Si Joy? Mukhang dito ka sa PUM. Wala naman. Wala sa labas. O baka naliligo lang sa ilog? Ha? Naliligo sa ilog? Hindi po. Nagalis talaga? Ako nakikita ko. Ha? Ako nakikita ko. Nakasalamin kasi ako eh, kaya di ko makita. Ayaw may natatanggalin ko yung salamin ko. Dito kasi kitang-kita eh. Wow! Nagtitirpan niya akong dalawa. Hindi ko makita kanina at nakasalamin na po ay. Papalitan ko nga ito, salamin ko na ito. Kaya pala nagtatawa si Rance kanina. Nagtatago ka pala dun kanina, hindi ko makita. May pa ako nakita sa kala ko bata. Wala, pinagtitirpan ako nito. Kaya sa naiisip ko, bakit kinuha si JJ? Ba't pinaghiwala yung dalawa? Kaya kukurutin ko ito sa tagaliran ay. Pinagtitirpan mo ako, JJ. Paano nyo nalaman? Paano kakaagad nakatago eh? Hindi nyo naman alam na darating kami. Nakita po naman yun. Saan? Ay, dito. Kita pala kami dito. Pag dumaan, kaya nakatago ko agad dito. Wala, ayoko na. Uwi na ako. Nagtitripan ako ni JJ. Binabawian tayo ng dalawa. Sabi po ay, ako, ate, nabuhang po kaya sa kayo mga ko. Kanina nakikita ko yung paan ito, pero parang alit dun sa salamin ko. Parang bata, sabi ko, bata yung anak natin. Alpay nandun. Sa loob, kala ko pa naman kinuha ka talaga ni papa mo. Hindi po. Parang malabo yata ang mangyari yun, ano? Napaghihiwala yung kayo ni papa mo. Nadali talaga ako nito. Si Rans, ibang ko. Kaya pala nagtatawa si Rans kanina. Kala ko kanina, yung babaeng anak niya si Alpa, ay nakita ko naman nagpasok sa school. Kanina kasi, nung nagtatawa si Rans, akala ko, tinatawanan niya si Herlin. Ayun pala, tinatawanan niya, nakikita niya si JJ doon sa loob. Kanina eh, hindi ko nakita eh, gawa ng salamin. Dapat pala itong salamin ko na ito, mapalitan ito. Eh, kasi nga po, natutuwa po siya, kaya po siya ay nag-headphone. Kaya ka nag-headphone kasi matatawa siya. Parang hindi niya marinig. Loko ka, Joy. Kala ko nag-alis ka talaga. So, iniisip ko pa naman, eh, dito nga lang sa lugar nila. Parang ang layo-layo na. Anong binabiyahin namin? Kapag umuwi pa sila doon sa Quezon dalawa, lalo nung mas malayo. Sabi, iniisip ko, parang mapapalaban yata kami ng biyahe lagi nito, ha. Eh, at least, andi dito pala, pinaprank lang tayo nito. Pilbaksan ko nga ito. Pag-uulo ko nyo akong dalawa. Bayaan nyo, sa susunod, mag-iisip ako, babawiyan ko kayo. Pati si Ate Alpa, eh, nakikisama sa inyo. Sa bagay, nabaprank din kasi natin si Alpa, nabawi din siguro. Kaya pala nagtatawa dun sa loob. Pagpasok ko dun sa loob nitong huli, nagtatawa dun ako higa. Loko kayo, ha? Okay. Okay, sige. Ngayong araw, total, pagtripan nyo naman ako, eh, maghanda kayo sa susunod. Ako babawi sa inyo. Pero tayo, Joy, galing ka magtago, ha? Kung palibasa payat ka, di kita makita dun sa may siwang ng pintuan. Wala, cellphone na lang gamit namin. Sira na kasi yung camera namin. Kaya cellphone na lang. At least naman eh, may nagagamit pa rin kami, awa ng Diyos. Para maipakita namin yung kagandahan ng yung dalawa. O nga pala, yung mama nyo ba, yung puntod ng mama nyo, matanong ko lang. Ano yung, ano niya, pagkakagawa niya? Simento, nakabaon sa lupa? Simento po. Ganun lahat ng punto doon? May lapida yung mama nyo? Pero meron? Meron yun. Okay, kasi kala ko wala. Pwede ko sanang paggawa ng lapida yung mama nila para pagpunta doon sa Pasko dahil magbabirthday yung mama nila. Eh, meron na. Pero awa ng Diyos, meron naman na pala, no? Okay. So, ngayon, may dala nga pala akong pasalubong sa inyo dito. Kasi nung nakaraan, sabi nyo wala na kayong bigas. Okay. Nakabili ba kayo? Nakabili naman. Nakabili naman. Ngayon may dala ako sa inyo.
Salamat po. Okay lang. Ay, nagsama yung... nagsama yung tsinelas. Okay. Bigyan ko muna kayo ng para kay Kuya ano-ano. Mm. Hindi kasi sapat yung na-withdraw ko ay. Eh. Oh, wala palang laman. Wala palang laman. Saan napunta yung laman itong wallet runs? Wala na palang laman yung wallet natin. Oh, may pera. Alam ko may pera pa ako dito ay. Eh. Oh, tama. Mm. Bigyan mo muna ito kay Kuya ano para may panggasto siya, no? Mm-hmm. Oh, tapos, ano ba yung sabi kong pagbalik natin, yung net? O, bibigay ko naman sa kanya yung kakulangan, ano? Mm-hmm. Okay, kasi yung, kung may makita kami sa daan, na halimbawa, vendor na ganyan, minsan nag-aabot-abot na lang kami. Kung may mga sobra-sobra kami sa bulsa namin, sa wallet, bago kami niyan umuwi, halos ubos na rin yan kasi nga sa dinat. Pero yan, hindi naman kasi lahat, sabi ko nga, kailangan i-captured ng camera. So, may mga bagay din kami na ipinamimigay na hindi naman nakikita sa camera. Yan, yung mga bagay na yan, yung kapag pauwi na kami, naghahanap-hanap talaga kami sa daan ng pwede namin maabutan ng konting pera. Kaya, ayun, kuminsan eh, umuwi kami talagang halos ubos din yung kung ano yung meron kami. Okay, so, sige, ano ba yung ano nyo, ano ba yung gusto nyong gawin sa susunod? May gusto ba kayong gawin pa sa susunod? Anong gusto nyo? Anong gusto? Magsabi kayo sa amin. Kung ano yung gusto niyo para may schedule natin. Si Joy-Joy muna tatanungin ko, ano bang gusto mong gawin, Joy-Joy? Anong gusto mong gawin? Sige, magsabi ka. Baka may gusto kang gawin. Anong gusto? Anong gusto niyong gawin? Gusto niyo sumayaw? Gusto niyo mag-audition sa Showtime? Sasamahan ko kayo. Anong gusto niyo? Ha? Anong gusto nyo? Dali, sabihin nyo. O sige, ganito na lang. Ako na lang magsasabi. Ha? Total, eh, pangako ko din to sa inyo noon. Hindi ko lang nagawa kaagad. Dahil sa ibang mga bagay. Eh, pupunta tayo sa susunod doon sa kung sino yung nagupit sa inyo. Ipapariban natin yung mga buhok ninyo. Gusto niyo ba yun? Mm-hmm. Oh, laki ng ngiti ni... laki ng ngiti ni Herlin, ha? Oh, ipaparibad natin yung mga buhok ninyo para hindi ganyan na kabuhaghag. Ano? Ha? Pero kailangan natin ay kami ang kailangan pala namin ng maaga kasi ang alam ko sa pagre-reband ay matagal ginagawa. Opo. Ano? Ano bang gusto ninyo? Magpapaservice na lang ba tayo dito o tayo yung pupunta doon sa kanya? Kaya kung bahala kung ano po. Ano ba yung hindi magiging hassle sa inyo? Gusto nyo ba papuntahin na lang natin dito? Pwede rin po. Okay. Kaya naman po, pwede na po pumunta doon. Ano yung mas gusto nyo? Kasi baka mamaya gusto nyo palang makapasyal-pasyal. Yeah. Option na lang pupunta dito. Ano? Ano ba yung gusto nyo? Pwede na po. Ha? Masarap pa ninyo. Ah, mamasyal lang tayo, Jojo. Hindi na tayo pariban. Mas gusto ni Jojo mag-enjoy ng pamamasyal. Ayun yung mas gusto mo. Hindi, ibubukod natin yun. May gusto akong puntahan tayo na kasama sila Ate Alpha ulit, sila Kuya Ariel, yung mga bata. May schedule tayo na gusto kong puntahan ninyo para ma-relax kayo doon. Alam ko marirelax kayo doon sa tanawin. Ano? Yan yung mga bagay na gusto ko pang gawin sa inyo na magkapatid. Yung maipasyal kayo yung mga bagay na hindi nyo nagagawa. Pati si na Ate Alpha, kasama kasi alam ko si Ate Alpha, lagi lang din nandito talaga. Diba sabi nga niya, nung nagpunta siya ng paliguan, eh, hindi niya talaga nagagawa yun, diba? Lalo na, kung nandito na po kami. Lalo na, nung nandito kayo. Talagang wala nang oras si Ate Alpha para gawin yung mga bagay-bagay na yun, ano? Okay, bayan mo, sige, at ibukod-bukod natin ang schedule, ano? Mm. Unahin muna natin pagpapariban nyo para nasa ganun yung mga buhok ninyo na yan, ang mga nakatikwas, na ayaw nyong ipuyod, ayaw nyong ipitan, magiging maayos, hindi kayo maiirita, ano? Mm-hmm. Hindi kayo magiging irritable, makakabawa sa init. Kaya nga po. Okay ba yun sa inyo? Opo. Okay, sige. Salamat po. Walang ano man. Pag anuhan natin yan, kung pag-isipan natin ng maayos, kung alin yung hindi kayo magiging hassle. Kasi
Depende din kay Ate Alpha, no? Kay Ate Alpha tayo magdidepende kasi siya yung may mga estudyante. Pero para po sa akin, mas maganda po ay dito na lang. Dito na lang? Mm-hmm. Okay, para hindi din maging hassle sa Ate Alpha. Dito na lang. Bukod naman natin yung gala, ano? Mm-hmm. Okay, sige. Kakausapin ko yung magre-reban sa inyo. Magbigay siya sa atin ng schedule kung kailan siya yung free, ano? Na willing siya magpunta dito, ha? Mm-hmm. Yan na lang gagawin natin. Okay, kakusapin natin siya para si Rans, pwede madalas napunta dun. Pwede ni Rans mabanggit yan dun kay Jerry, kay Kagupit, kung anong date siya pwede dito, ano. At saka tiyak matutuwa kayo kasi napakagaling niya talaga sa, ano, sa lalo sa babae. Masumahanga ako sa kanya sa babae. Ano, kapag gumawa siya ng buhok ng babae, alam niyo yung kapag ginawa niya yung buhok niyo, yung supernatural, gano'n, nakala mo sobrang natural. Hindi siya yung parang walis tambo na antigas-tigas, gano'n. Kaya nga, gumagaling ako sa paggupit. Sa paggupit pa lang, ang galing niya, di ba? Hanga nga ako ay agad. Okay, amat, kakausapin ko siya, ha? Okay, gano'n lang po ang gawin nating susunod na schedule kaya na Eugene Terlin. Lalong-lalo na, ang lapit na, napakabilis ng araw. Magsi-September na, di ba? October, November, December, oh. Uuwi na kayo ng Lopez. Mm-hmm. Pagka-Christmasan po ng mga bato. Pagka? Christmasan po. Christmas party? Opo, ng mga bato. Pupunta na tayo doon? Opo. Okay, sige. O, ngayon, sa huling pagkakataon o sa samantalahin natin pagkakataon, may gusto ba kayong sabihin kay Kuya Paul na message pa? Baka may gusto kayong sabihin sa kanya. Ano po, kaya po sana makapunta rin kayo ulit dito. Saka salamat po sa mga binigay niyo po. Regalo po kay Jojo, salamat po. Ikaw, Jojo, anong gusto mo sabihin kay Kuya Paul? Ay, salamat. Ha? Sige, sabi mo. Baka mahalin natin, baka napapanood niya kayo. Ay, tao. Punta, Kuya. Dito. Sana daw, Kuya Paul, kapag nagkaroon kayo ng mahabang oras sa inyong pag-uwi ng Laguna, sana daw po mabisita niyo ulit si Juju at Herlin kasi isa kayo sa naging bahagi na ng buhay ng magkapatid na talagang yung anong sa sa inyo, sa inyong palagay, ano yung parang pakiramdam nyo kay Kuya Paul? Bilang kuya, bilang ama, ano sa pakiramdam ninyo? Para ko lang po isang kapatid, parang katulad nyo rin po. Parang panganay na kuya, ganun. Oo, parang kayo din po ni Kuya Ren. Yun, so bilang parang nakakapanganay na kapatid na yung tingin pala nila sa inyo, ano ba naman ang pamilya, di ba? Siyempre, yung pakaramdam natin isang bilang pamilya ay kung malayo ang isa sa kapamilya natin, namimiss talaga natin. Kung yun yung trato natin sa isang tao, may miss at may miss natin kasi kung kapatid na nga naman yung touring. Yun, sana, ano, alam ko naman na napaka-busy din ni Kuya Paul kasi gabi-gabi din pinapanood ko yung mga vlog niya, maging sa Facebook, maging sa YouTube, pinapanood ko lagi. Ako din. Kayo rin. Opo, kayo po pinapanood din po namin. Okay, salamat. Salamat sa ano nyo, sa suporta ninyo magkapatid. Ano? Malaking bagay din yung ginagawa nyo panunong. Opo, yung kaya di alam ma. Pinapanood din po namin. Maraming salamat sa suporta ninyo yung dalawa. Oh, pero hindi ko makakalimutan tong ginawa nyo sa akin pagpaprank ngayong araw. Mga ha? Hindi ko ito makakalimutan. Okay, nakabawi kayo ngayon, naka 1 point kayo sa akin. Okay, so sige, ngayong araw, Herlin Joy-Joy, bali, siguro hanggang dito muna yung vlog natin, ano? At may kailangan pa kaming dalan din ng tulong, pinapadala ni Ate Elma nyo. Opo. Ha? Opo. Basta, opo. Isawa ng Diyos, kahapon, nag-vlog siya kasi hindi rin makatiis. Pero sa ngayon, pinagpahinga ko muna. Pinanood ko yun. Ha? Pinanood mo. Pinanood mo. Okay. So,
So sige, sana ipupunta mo na kami at basta lagi lang kayo mag-ingat dito. Uh-huh. Ha? Ingat din po kayo palagi. Okay, sige. Huwag kayo pasaway kay Ate Alpa. Uh-huh. Ha, Jojoy? Uh-huh. Okay, sige. Sa ngayon, maganda naman yung kinalabasan nung pinagawa natin. Nag-isampaya. Nag-isampaya na ni Ate Alpa yung ano. Ayan, oh, pagkatamaran. Naglakad po ako nung kahapon po. Double purpose, kumbaga. Pwedeng sampayan, pwedeng praktisan. Naglakad po ako kahapon. Nag-practice ka ulit? Umaga sa hapon po ako lang ngayon tayo. Wow, sipag naman ni Ate Harleen. Ganda yan. Someday, maging ano ulit, kagaya ng dati. No? Ikaw naman, Ate Jojoy, lagi ka naman mag-herban. Ha? Para hindi itong mga nakalabas-labas na ito. Ano bagay ito? Ha? Baby. Baby hair. Para hindi ganyan. Kaya mo, at pag nariban ka, hindi na ganyan yan. Kaya nga po. Ewan dyan, yung anong herban niya, nasa Durabak. Oo, tinatago mo lang. Ang nag-herban baga yung Durabak. Minsan, nahiram ni Ana at walang herban. Ay, kaya pinakasiram niya minsan. Okay. Minsan sa akin, pinakasiram ko. Ito ba mga anak natin, Alpha, maiba pala ako bago tayo matapos, may tuition sila sa pag-aaral nila? O libre naman? Ano po yun? Tuition? Tuition fee? May tuition fee ba sila? Na ano po? Yung binabayaran sa school? Opo. Meron? Yung pong mga sa kurente po. Ah, kumbaga ambagan. Yung mga ambagan lang na extra, ano, halimbawa sa kuryente. Opo. Halimbawa may mga kailangan sa bond paper. Opo, ganyan lang po siguro. At least wala naman palang tuition fee. Kasi alam ko, public naman to. No? Okay. Kasi iniisip ko lang, baka mamaya may mga iba pa si Ate Alpha ang pinagkakagastusan sa pag-aaral ng mga bata. Ang mga bata ba, nagbabaon pa? Opo. Nagbabaon pa sila? Opo. Ano, binabaon nila? Pera? Pagkain? Pera po. Sampo. Opo. Bawat isa sa kanila? Opo. Tanan nyo. Ay, pero umuwi sila ng tanghali. Uh-huh. Tapos pasok nila ng hapon, may baon pa ulit. Minsan po, pag may pera po, binibigyan po namin yung tigli-lima. Parang panahon pala namin ito. Kasi kami ganyan din naman. Nung elementary ako, pumapasok ako na umaga, ay 3. So, mabubusog naman ako noon. Sa hapon naman ay 2. So, sumatotal 5 piso. Noong nag-high-school ako, nag-improve naman. 7 sa umaga, 3 sa hapon. At least sa dagdagan ng 5 piso, naging 10. Kasi noon naman mga panahon, tawanan ako nung dalawa. Pero totoo yun. Pero kasi, kasi ang lugaw noon, 3 lang. O, tapos iinom lang akong tubig, gusto na ako noon. Totoo yun. Ang kuya ko pa nga, ganun din. Inabot niya rin yun. Kasi naman nung mga panahon na yun na nag-aaral kami, Jojoy Harleen, yung bagay na 5 piso, malaki na yun para sa amin ng mga panahon na yun. Ano? Ngayon lang naman talaga lumiit ang value ng pera dahil sa mahal ng bilihin. Ay talaga lang, pula na po yung bigas. Ay naku lang, dati, sobrang baba lang ng bigas. Inabot pa namin yun. Magkano inabot mo rin? 18, 1 kilo. Mas ano na yun? Ay ngayon po, ngayon, 60 na po. Yan, halos 60 pesos na, di ba? Napakalaki na ng diferensya. Kaya yung mga bagay na yun na mga panahon na yun, talagang masaya na kami sa 3 at 2 na baon. Kaya kayo, kung gumaling kayo at mag-aral ulit kayo, ganun din ang baon nyo. 3 at 2. Ano kaya mabibili ng 3 at 2 sa panahon ngayon? Sige daw. Ha? Kindi? Yung pong kindi. Yung kindi yung hubutubal. Yun na lang yung mabibili nun sa panahon ngayon. Di ba? At least meron pa din. May kumbaga gumagana pa rin yung bibig nyo kasi sumisip-sip kayo ng ng candy. Okay, so sige. Sa ngayon, magpapaalam muna kami. Hanggang dito muna yung vlog namin. Maraming salamat sa lahat ng patuloy po na nanonood, sumusuporta sa mga video namin, sa mga vlog namin everyday. Kagaya po ng paulit-ulit ko lang sinasabi, di kami magsasawa na tumulong hanggat nandiyan din po kayo na sumusuporta sa amin. Muli, maraming salamat. Suportan niyo ang team namin, Lance TV, Marcos TV Channel, Commander Marcos, kahit na pilay kami ngayon kasi kulang kami ng isa. Nabawasan na kami ng isa, yung MT4, naging MT3.
Ngayon, MT2 na lang. Pero hindi, magiging pagiging okay din naman siya. Baka susunod, solo na lang ako. Hindi naman siguro. Hindi ka na naiwan ng kwela. Oo, hindi tayo iwan niya ni Rans. Tsaka may awa naman ng Panginoon, malay natin soon. Eh baka mas dumami pa. Ano? Opo. At yun naman yung palagi ko ding panalangin na sana dumami kami para marami kami nagtutulong-tulong sa ganitong gawain. Ano? Maganda nga po yung marami. Marami. Hiwa-hiwalay kami. Di sa isang araw, ang dami na tulungan, di ba? Kami kasi medyo nahirapan kami ngayon kasi wala kami lang talaga. Ang hirap, no? Wala kami mga staff. Kami lang talaga. Lahat kami ang nag-aasikaso. Editing, lahat kami. Ano? Okay. So yun, salamat ulit at pagpalain po kayo ng Panginoon. Ingatan kayo sa araw-araw ninyo, lalo yung mga nasa trabaho, yan, yung mga maging yung mga nasa bahay, nasa tahanan, ng mga lolo, lola, nanay, tatay. Ingat po kayo. God bless po sa lahat.